Yun, magandang umaga mga idol. So, ito mga idol na natapos ko na rin na nabuo, nalinisan pala yung mga kailangan kong linisan. So, bali natapos na rin ang sa machine shop. So, ito ang pinapagawa ko sa machine shop. Itong housing ng bearing. Ito, so bali natapos din nila. Naayos na rin kapon. Dalawahan. Dito sa kasi yan nakakaano dito. Ito rin natapos na rin nilang nagawa kahapon ng hapon. So bali ito ngayon kakabit ko na lang. So yung mga bearing nga pala mga idol, saan ako kumuha ng bulitas dito? Kinating ko lang yung mga bulitas tapos kinating yung bearing tapos pinagkukuha ko yung mga bulitas. Ito kasi yung mga hindi na po pwede. Uy, sorry. Mga may tamang bulitas. Hindi mag-focus. Yan, may tama na to eh. Kaya hindi na po pwede na. Ito rin ang naging dahilan kung bakit tumigas yung bearing. Kaya ito, dalawang bearing yung kinating ko kasi nga yung laman lang nito 12. Eh, ang kailangan ko 20 piraso. So, bali, kinating ko yung dalawang bearing para pinagkukuha ko yung mga bulitas para bibigay dun sa machine shop. Ito yung nasa loob. Ito na yung galing dito. Ito yung nanggaling dito. So pag kinukuha ko lang ito, mga sira na ito. Hindi na po pwede ibabalik. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng bulitas ng sa loob. So bali ito, ready ko nang buuin, nalinisan ko na. At saka sa ngayon, kakabit ko lang yung isa para sampakan na to. Ilalagay ko na itong mga bulitas na nasa loob. So antabayanan nyo lang mga kaidol kung paano buuin. So sa ngayon, kakabit ko lang yung isa para rito. Para ready na tayo para magkabit ng bulitas para rito. So, ayun mga ka-idol. So, ingat-ingat lang tayo sa ating mga trabaho palagi. So, God bless. So, ayan nga mga ka-idol. So, bali, ito. Papasok na natin ito sa may bulitas. Ang dapat, ang sikreto dito, pag makita nyo tong ito sa dulo, yung dito, doon na kayo mag-uumpisa maghuhulog ng bulitas. Tapos, sabay ikot, lagay ng bulitas, sabay ikot, lagay ng bulitas, sabay ikot, lagay ng bulitas. Dahan-dahan lang, huwag yung nagmamadali kasi hindi naman tayo wala naman tayong ibang lakad, hindi ba? So, ganyan lang mga ka-idol. So, bali, pag makita nyo to rito na portion, doon na kayo mag-uumpisa maghuhulog ng bulitas. Para makuha ninyo ang perfect na paglagay ng mga bulitas dito na portion. Ito. So, bali dito, yan. Nakita nyo na yung portion niya. So, dyan na kayo mag-uumpisa maghuhulog ng bulitas. So, sa ngayon, umpisahan na natin sa paglagay ng mga bulitas. So, bali, lalagay ko lang muna ito rito sa silpak para maganda ang laban. Kuha muna tayo ng grasa. Ito, malaking tulong itong grasa para mamaya mapipigilan yung bulita sa paglagay yung cover. So, teka lang mga ka-idol. Lalagyan ko muna ng lubrication to para maswabi yung kabit ng bulitas. Yun. So, ayun na mga ka-idol. So, bali, preparasyon na tayo. So, ngayon mga ka-idol, umpisa na natin na paglagay ng bulitas. So, ito ang portion na to, dahan-dahan lang. Ayan, pag makita nyo na yung umpisa, doon na kayo maghuhulog ng isa. Huwag kayong matakot kasi nga hindi naman yan mahulog lahat. Dahan-dahan lang.
siguraduhin nyo lang na isang portion lang kayo maglalagay ng bulitas. Huwag kayong maglalagay ng bulitas dito, ha. Mamaya pa, yan. Dapat dito lang. Para yung ikot ng ano nito, yung parang malaking thread, ay sasama dun sa thread din ng sa loob. Ayan. Naayos pa. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Yun. Ay, umaano pa yung ano, ah. Dumudulo. Pag nakita nyo na yung bulita sa kabila, doon na tayo mag-umpisa, doon para sa takip. Unti-unti lang yan, eh. Yun, malapit na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Yun. Na. Yun. So, ayan mga ka-idol. So, Bandi. Nakita nyo na yung isang bulitas dito na malapit na lalabas. So, yung portion na yan, doon na tayo maglalagay para sa cover dito. Ito. So, bali ito, lalagyan ko muna dito sa cover itong ano to, para rito. Yan. So, bali ito, lalagyan ko muna ng grasa para hindi makalabas. So, tika lang mga ka-idol, ha. Mahirap to na isang kamay lang, ha. Ayan. Ganito lang yun mga ka-idol. Lagyan mo lang ng grasa dyan para kakapit yung mga bulitas dito. Kasi pag hindi mo lagyan to, mahuhulog dun. Tapos hindi magsisiting ang mga bulitas na, na ilalagay mo. So, yan lang mga ka-idol. Parang peanut butter lang. Na hindi kayo mamumubli mapaglagay nito. Puno na sa kabila. Doon na naman. Yan yun lang mga ka-idol. So, bali ito. Andun na yun sa dalawa. So, ayun, oh. Nakikita nyo naman siguro yung portion na sumilip na yung bulitas dito. Tsaka yung ito. So, ngayon, ay dinitakpan na natin para maano. Yun lang yung mga ka-idol. So, sampaka na. Yun. Ilagay din. Punas-punas konti para mas maganda ang laban. Lagay yung lock. At alingki. Papakita ko rin sa inyo kung tama ba yung pagkakabit o hindi. Kasi nga, kung hindi tama yung pagkakabit, hindi siya bababa, pusa. Ito, hindi muna natin ito ipitan. So, bali, i-check muna natin ang kung maganda ba. Yun. Check natin. Yun. Pumapasok. Labas. Kunti. Hindi. Dapat, nung pagkatanggal nyo, nabilang nyo to. Ito. Bale ito, sirado. So, bibilangin natin hanggang dulo. Asan ba yan? Dito. Kung ilang muka ito nalalabas. Dapat umabot siya ng anim o medyo kalati. Ito ha.
isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ayun. So, tama-tama mga idol. So, anim at 1/4. So, bali ito. Papakita ko sa inyo. Ganito. Kita lang. Ito. So, yun. Doon natin malalaman kung okay na yung bulitas na pagkalagay natin. Sa pag-angat, bitawan mo siya ng kusa. Kung kusa siyang bababa, ibig sabihin na tama yung pag-sitting mo sa bulitas. Oh, ayun mga ka-idol. So, nakita nyo naman. So, walang problema yung sa paglagay natin ng bulitas. Tuloy-tuloy. Hindi siya umihinto-hinto. So, yun lang mga ka-idol. Teka nga. Hirap tong mag isang kamay. Pasinsa na ha. Sika lang. Paano kaya to? Sika lang. May gas pa na. Ano pa ata? Mahirap to na isang kamay. Teka lang. So, ayun mga ka-idol. So, ganun lang yung pag-check mga ka-idol. So, balik na naman tayo. Balik na naman tayo pa taas. Tapos subukan natin pa baba kung kusa ba siyang bababa. Walang sabit. Okay. Angat na naman. Kaganoon lang. Check natin lahat bago natin ikakabit kasi mahirap yung pabalik-balik yung trabaho natin, 'di ba mga ka-idol? So ayun mga ka-idol. So kusa na siyang bumababa. So ngayon, tama-tama yung pagkalagay natin ng mga bulitas. So walang wala tayong alinlangan ito kung ikakabit natin to sa ano. So, ayun nga lang mga ka-idol. So, ingat-ingat lang tayo sa paglagay ng bulitas na yun kasi talagang masilan yun. Saka, mahirap din ilalagay pag hindi mo kabisado ang sitting nun o discarding na paglagay sa mga bulitas. Mangangamot talaga tayo ng sa ulo na walang kuto. So, ayun lang mga ka-idol. Sana mayroon kayong natutunan kahit kunti. Basics na basics lang ito pero at least, kahit kunti, mayroon kayong idea kung paano paglagay ng mga bulitas na sa loob ng sa steering gearbox. So, ayun mga ka-idol. So, bali ngayon, itutuloy-tuloy ko lang muna ito para mabuo ko na to. So, samahan nyo lang ako mga ka-idol at continue lang yung papanood sa video na ito. At sana may malaki akong maitutulong sa inyo. So, maraming salamat. So, dyan lang kayo mga ka-idol kasi buuin ko pa.
Ayun na mga ka-idol. So bali natapos na rin. So bali ito. Ikakabit ko na lang doon sa ano, sa crane. So abang-abangan niyo na lang kung anong update nito sa huling pagkabit nito. So sa ngayon, okay naman na ikot na naman siya. So hindi katulad nung dati, kahit anuhin ko pa ng yabi tubo, ayaw na ayaw talaga umiikot. So ngayon lang, ngayon nung napalitan na siya ng bearing at saka napamachine shop, so ngayon okay na siya. So bali ito ay mas maganda na yung laro niya sa pag-ikot niya. So ngayon ipapainal ko na lang, pero hindi ko pa masigurado kasi nga yung isa pang pisa na turbo na hindi pa nabilhan. So bali ito ikakabit ko, ang kaso nga lang hindi ko pa masusubukan kasi nga walang turbo yung makina ng nalagyan ng crane. So sa ngayon ito na lang muna mga ka-idol. So sana meron kayong natutunan sa tungkol sa paglagay ng mga bulitas dun sa loob, sa kahit basics man lang, at least na nakakatulong sa inyo. So update ko na po kayo, siguro mayroong part 3 ito kasi nga yung isang turbo hindi pa dumating. So bali kakabit ko lang ito, pero hindi ko pa masusubukan. I-update ko kayo nito kung ano nang sistema or ano nang update, kung naging malambot ba o hindi. So maraming salamat mga ka-idol. So ingat kayo palagi. God bless.